So hi guys, welcome back again on this channel, and medyo kinakapako pa itong camera and yung mic na ginagamit natin kasi nga first time ko nag-vlog via webcam. Sa webcam na ako nagba-vlog kasi nga balita ko sa webcam daw na to is kaya niyang maka-convert ng 1080p. And yun lang, maganda lang. So itong vlog na to, ang purpose nitong vlog na to kasi marami ako nababasa sa comments ng last video upload ko. Hindi naman ganun karami pero ang dami nagtatanong kung ano ba daw yung update sa phone after ng ilang linggo, ano ba daw yung update. Update kung okay ba yung camera, okay ba yung battery life. So ito na nga, i-share ko na rin yung mga experience ko dito nga sa nabili kong Oppo F1S na 2,800 pesos lang sa Shopee. Yes. And sabi ko nga sa una kong vlog na hindi ako bibili ng mga ganun kamahal na cellphone kung pwede naman makakuha ng mura. So ito, yung unang-una na ano, yung unang-unang update sa camera. Yung camera, yes, walang problema. Maganda ang camera. Lalo pag Snapchat, okay yung mga filters. Tapos, yun, wala pa ako na-encounter na problema sa camera kapag nagbi-video ako, malinaw ang audio quality, voice quality, maganda ang itsura. Sa battery experience naman, yung unang battery, medyo ano ako doon, 40 out of 100 kasi pinalitan ko na siya ng battery. Kasi ano ba naman na-expect nyo, diba? 2,800 lang, yun. Pinalitan ko na siya ng battery kasi nga, unang-una kapag 20% na madali na siya malobat, since marunong naman akong gumawa, edi ako na nagbalit. Tapos naman yung isa naman na ano na napansin ko dito sa phone na to, sabi ng iba na da-diagnose daw to kapag naka-connect ka sa wifi kasi yung ano tawag dito, yung modem ng wifi namin, pinaka-router namin nakalagay sa sala. Ngayon ang nangyayari kapag lumilipat ako sa kabilang kwarto, halimbawa diba dito, halimbawa nasa sala yung ano namin, yung router namin naka-connect doon, malakas siya yung signal niya, yung signal strength niya is full yung signal strength. Pero once na lumipat ako sa kwarto, kabilang kwarto, lumipat ako sa kusina, lumipat ako dito mismo sa kwarto na to, itong pinagsushootingan ko, yung signal lang wifi bumababa. Hindi ko alam. Tapos pag sinara ko yung pinto, minsan nawawala yung signal. Kaya kung titignan nyo, yung router is nasa sala lang, tapos itong kwarto na to, kabilang kwarto lang, kung makikita yun, ayan, bumaba agad siya sa 2 signal strength ng wifi. Yun ang isa sa pinaka napansin ko. And yung ayun. So marami syempre sobrang laking reklamo 'yun, 'di ba? Lalo pag halimbawa nasa kwarto na kasi. Ito kasi once na nandito na ako sa loob ng kwarto na ito at naisara ko na 'yung pinto, hindi na ako nakaka-connect sa wifi. 'Yun ang isa sa pinaka problema na na-encounter ko dito. Sabi ng iba na da-diagnose to, pero sabi naman ng iba, U2IC, wifi chip na hanggang ngayon wala pa ako experience sa pag-solder ng mga ganong parts. So yun, hindi ko rin alam kung antenna problem ba to. Kasi nga, binuksan ko na to, yung pinalitan ko yung battery. And okay naman, wala naman ako nakitang problema. Pero ang pinaka napansin ko lang is, yung battery, parang medyo luma yung nilagay. Since pinalitan ko naman, wala nang problema. Pero yung wifi strength talaga, ganun pa rin. Minsan experience ko naman, dalawa kasi yung cellphone ko, isa Samsung Galaxy Note 4. Kapag lumilipat ako sa ibang kwarto, okay naman silang lahat. Pero isa nga sa pinaka main problem. Pero sa akin wala namang kaso yun. Kasi ako gusto ko talaga yung makamura ko, syempre. Yung mura ang mabibili kong cellphone. Pero yun ang pinaka isa sa main problem. Tulad nito, ilang lakad lang papunta sa router namin. Parang 5 lakad na lang, pwede kong lakarin yan eh. Pero since nasa loob ako ng kwarto, yun, kung makikita yung merong wall, yan, yung wifi signal strength bumababa sa 1 tapos 2, hindi pa nasusubukan nagti-3. Tapos once na sinara ko na yung pintuan, halimbawa matutulog na ganun, wala na akong wifi, hindi na to nakaka-connect sa wifi. Ang ginagamit ko na yung isang cellphone ko. Pero experience naman sa ano, sa data connection, sobrang bilis sa data connection, pero unang-una kailangan niyo muna i-configure. Ito may ituturo ko sa inyong tip sa mga first time user na bumili ng Oppo na galing sa China. Ang gawin nyo, punta kayo sa settings, tapos kung makikita nyo, meron dito dual SIM and mobile network. Pasulat dyan. So, ayun na. Kung makikita nyo, ito siya sa dual SIM and mobile network. Ngayon, ikiklik nyo yung mismong icon. Tulad nito, ang ginagamit ko dito for Wi-Fi is yung Smart. Ikiklik yung Smart tulad nyan. Ayan, kung makikita nyo. Hindi ko alam kung nagfo-focus siya. Basahin ko na lang. Tapos, ikiklik yung access point names. Yan, access point names. Tapos, naka-default yan sa Smart GPRS. Yun talaga yung pinakaunang-una. Kaya kung unang kuha nyo to, unang reset nyo,
hindi talaga gumagana ang data connection. O, na-experience ko yun, gumagana lang yung data connection sa Messenger, pero pagkarating sa Facebook, hindi na siya gumagana. Ngayon, i-click nyo, halimbawa nasa Smart Shipper siya, ililipat nyo siya sa Smart Internet yun. I-click nyo Smart Internet. Binabasa ko lang ha, pero hindi ko alam kung nagpo-focus yun, Smart Internet, kung makikita yun, ilipat nyo dyan. And pwede na kayo mag-start na mag-Facebook, ganun, gagana na yun ng maayos. Yun lang yung isa, yun lang yung mga napansin ko dito. And while ano naman, tawag dito sa pag-edit naman ng vlog, wala pa ako nakitang problema. Sobrang bilis niya. Sabi ko nga sa isip ko, parang hindi lang siya 2,800. Kasi diba 2,800, sobrang mura compared sa Oppo F1S na nirelease back on 2016 na. Back on 2016 na, tawag dito, 20,000 siya. Pero nako ko siya 2,800. Marami nagsasabi na clone. Marami nagsasabi na fake. Pero nga, na-experience ko dito, ano siya, tawag dito, unang-una, okay na okay sana siya. Ang main problem lang talaga kasi yung wifi. Ito, nag-search din kasi ako sa mga, sa store na yon. Sa, hindi ko na alam kung saan yung store na pinagbilhan ko nito. Same problem lang sila ng Oppo A83. Siguro sa mga makakapanood pa nito, sa mga Oppo A83 users na nakabili din sa same store na pinagbilhan ko nito, or sa iba, hindi siya pinaka-problem ng phone, hindi yun ang pinaka-problema ng phone. Pero, alam ko na da-diagnose to, pero hindi ako marunong. Yun talaga yung pinaka-problema na na-encounter ko dito sa F1S. Second na lang na problema is yung battery. Kasi yung battery niya bumaba, kapag na-reach niya yung 20%, dire-diretso baba na talaga, may kita nyo na 19, 18, 17. Pero ito, since na-replace ko naman siya, kaya tatanong nyo pala ako kung anong magandang battery replacement. MSM, pinaka-the best yun. Sa lahat ng cellphone ko na pinalitan ng battery, yung Samsung Galaxy J2 Prime, yung iPhone 5S, Samsung Galaxy Note 4, and lastly, itong Oppo F1S. Puro MSM na lahat. Hindi ako kumukuha ng ibang brand kapag bumibili ako ng replacement battery kasi trusted ko na yung MSM. Yun. And nabibili ko. Sa bagay, nagsimula akong bumili ng MSM sa mga Nokia phones pa yun eh. Ayun. Yun yung pinaka main problem. Balik tayo dito sa main problem na to. Yun nga yung pinaka wifi connection. Kapag sinasara yung pinto, napuputo lang yung internet connection kahit sobrang lapit lang naman sa modem. Same problem nito, kasi nga nagsisearch din ako ng mga problema sa mga Oppo, especially sa mga Oppo users dyan. Same problem sila ng Oppo A83. Hindi ko alam, sa lahat ng na-search ko, Oppo A83 at Oppo F1S. O nga pala, if you don't mind, yung ano pala tawag dito, yung Oppo F1S, pwede nyo siyang tawagin na Oppo A59. A59 at F1S, parehong-pareho yun. Yun. Yun ang pinaka-problema lang na na-encounter ko dito. So, ano naman, sa microphone naman, wala akong problema. And by the way, yung nga pala, isa pang na-encounter ko na problema is sa charging port. Yung charger kasi na binibigay, of course, ano lang yun naman, galing China, puro OEM lang yun. Kailangan bumili ng separate charger ng VOOC charger galing sa Oppo para mag-fast charging siya. So far, so good, okay naman yung charger na nabili. And success naman siya. Speaker naman, same lang siya ng original na Oppo. Malakas na malakas, sobrang mabass, maganda yung tunog. Tapos, yun. Yung una ko nakuha ko to, syempre, kapag nakabili ka ng Oppo F1S na 2,800, automatic isipin mo agad yung word na clone or fake, di ba? Clone or fake agad. O nga pala, nasubukan ko siya naglaro minsan dito ng King of Fighters. Yun. Mabilis naman siya, pero dinilit ko kasi may kailangan ako i-download na mas malaking app. Ayun. Tapos, ang isang sa ano ko, na napansin ko dito since 2,800 lang siya. Yung LCD na nakalagay is medyo parang ano, medyo low quality. Pero sa akin, wala namang kaso yun. So yun nga, tawag dito. Yung una kala ko din clone, kasi nga ganun yung color. Pero kasi once na inopen ko na siya, pinatang ko ng battery, ayan, binuksan ko na siya, tinanggal ko na yung screw. Pagkabukas naman, original siya. And nakabila ko ng battery for Oppo F1S. Talagang match na match dito. Ibig sabihin original yung phone. Yung serial number na nasa loob ng phone, match na match sa lahat ng parts. So, legit nga siya na original na Oppo F1S. Pero isa lang sa main problem ko dito, hindi ako masyado nag-online class dito since wala namang online class ngayon. Pero kasi ang pinaka-problema sa online class, kapag lumalayo sa router. Example, diba, sabi ko, router nasa sala. Tapos kapag pumasok ako dito sa kwarto na to at sinrara ko yung pinto, nawawala yung signal. Same issue siya. Sa research ko, yung ganong problema, yung halimbawa, diba, o nga paulit-ulit, kapag yung router ng wifi is nasa sala and pumasok ka sa kwarto, bigla nagda-drop yung signal sa 1 bar, sa 2 bars, ganon. Same issue siya ng Oppo A83.
since nagre-research din ako, sasabi ko, ba't ganun yung mga Oppo, ganun. Oppo A83. Yung Oppo A83 lang at Oppo F1S A59, yun lang yung dalawang Oppo na nahanapan ko ng ganung issue. Parehong-pareho sila ng issue. Pati yung sa, ano, minsan sa camera glitching, parehong-pareho. Oppo A83 tapos itong F1S, yan. So, kaway-kaway sa mga users nun. Yan. Pero kung, so yun. So, yun na nga yung update ko dito sa cellphone na to. Ilang buwan na ba to? Ilalagay ko na lang sa title. Hindi ko na kasi alam kung kailan ko siya nabili. So, ayun na nga. So far, so good. Okay naman siya sa pag-edit. Sa mobile data, wala siyang problema kahit saan ka pumuesto, mabilis na mabilis. So, yun na nga. So, thank you so much for watching this video. So, for more videos like this, just subscribe on this channel. And, syempre, follow nyo ako sa Instagram @_D_J. Yun. So, thank you guys for watching this video.